Napakainit ng umaga nang pumasok si Sky sa kanyang trabaho. Isa kasi itong construction worker. Kahit babae ito, ay nagawa niyang pumasok sa pagiging construction dahil sa puso niyang pagkalalaki. Oo, tama nga. Si Sky ay iniibig ang kanyang kapwa babae. Wala naman naging problema ang kanyang mga katrabaho na lalaki sa kanyang pagpasok roon dahil sa madaling pakisamahan si Sky at masaya kasama. Ilang taon nang nagtratrabaho ito bilang construction worker at dahil doon ay nababayaran niya ang kanyang upa at mga pangangailangan sa araw-araw. Hindi na lang nito inaasahan na sa isang iglap ay mawawalan siya ng trabaho. Pasensya ka na talaga, Sky. Masyado na kasi tayong madami at ikaw ang napili kong pakawalan. Malungkot na sabi nga ng boss ni Sky. Bakit naman ganun, bossing? Isa ako sa pinakamatagal na trabahador mo dito. Tapos ako pa talagang paaalisin mo? Dahil bababae ako? Kahit naman babae ako, kaya ko naman gawin yung mga ginagawa ng lalaki. Minsan nga, mas masipag pa ako sa mga batugan na yan eh. Sigang saad nga ni Sky. Pasensya na talaga, Sky. Paninindigan naman ng boss ng babae. Sa sobrang galit ni Sky, ay agad itong umalis at hindi na pinansin ang tawag ng kanyang mga katrabaho. Napakasama ng loob ni Sky at naiinis kung bakit pa siya pinanganak na babae. Wala naman kasing may gustong tumanggap sa kanya dahil sa pagtatapos niya sa high school. Halos lahat ng hiring na kanyang sinubukang pasukan ay hinahanap ang mga college graduate o di kaya may experience. Ang tanging experience lang naman ni Sky ay ang pagiging construction nito at pagiging magsasaka sa kanilang probinsya. Hindi maipinta ang itsura ni Sky nang pumunta ito sa maliit na bar ng kanyang kaibigan. Dahil sa awa ay pinainom ito ng kanyang kaibigan at sinabing ipasok siya sa bar. Ngunit purong babae lamang ang kailangan ng kanyang kaibigan. Nakakainis naman na buhay to, oo. Yung isa tinanggal ako kasi isa akong babae. Pero dito naman sa bar, gusto purong babae. Wala na ba akong lugar na tomboy dito sa mundo? Hindi naman sa ganun, Sky. Naiintindihan mo naman kung bakit hindi ka makapasok sa bar ko at tinanggal ka sa construction. Wala yun sa pagiging tomboy mo. Umiiling-iling na sabi pa nga ng kanyang kaibigan at hindi na nga nakapagsalita pa. Alam naman iyon ni Sky. Alam niya at naiintindihan niya kung bakit siya ang inalis construction. Hindi dahil sa babaeng tomboy siya o ano kundi kahit anong pagpupursigi niya siya pa rin ang pinakamabagal magtrabaho sa lahat. Kahit nalalaki ang tingin ni Sky, sa kanyang sarili ay hindi naman nito maitatanggi na babae ang kanyang katawan. At wala itong laban sa lakas ng mga lalaki, lalong-lalo na sa pagiging construction. Hindi rin naman ito pwedeng pumasok sa bar ng kanyang kaibigan. Dahil kahit saan ka tumingin babae lahat ng kanyang katrabahador. Kaya naman makipagsabayan ni Sky dahil maganda ito at maganda ang hugis ng kanyang katawan. Ngunit ang kanyang kilos ay panglalaki pati na rin ang kanyang pananalita. Dismayado at problemadong umiinom mag-isa si Sky sa counter ng bar hanggang sa may namukaan itong isang lalaking nag-o-order ng kanyang inumin sa counter. Tim? Hindi makapaniwalang tawag nga ni Sky sa lalaki na nakita niya. Namilog at nanlaki ang mga mata ni Tim nang nakita si Sky na kanyang matagal nang hinahanap ang kanyang tanging kaibigan at mapagkakatiwalaan sa lahat. Nang lumago kasi ang negosyo ng ama ni Tim, ay agad silang lumipat sa syudad at naiwan si Sky sa probinsya kasama ang kanyang mga magulang. Sinubukan nitong hanapin ang kanyang kaibigan ang nagkaisip ito at nagkaroon ng sariling pera. Ngunit hanggang ngayon na naipasa na sa kanya ang negosyo ng ama, ay hindi pa rin niya nagagawang hanapin si Sky. Hindi nito aakalain na sa isang simpleng bar lamang niya mahahanap si Tim.
Ikaw ba yan, Sky? Sky na mahilig manapak? Sky na sipunin? Oo, ako nga. Ikaw ba si Tim na iyakin? Na laging natatalo sa akin. At kapag may nangaaway sa kanya, magtatago sa likuran kong babae para protektahan siya. Sus! Napailing na nga lamang si Tim. Wala namang ganyanan. Huwag mo naman nilabas ang kahihiyan ko. Napatawa ng bahagya si Sky at napangisi. Sinimulan mo eh. Ikaw na una. Nawala tuloy excitement ko nung nakita ka. Tss! Natawa ng malakas si Tim at niyakap ang kanyang kaibigan na ilang taon nang hindi nakita. Nagkamustahan ito at agad na naikwento ni Tim ang kanyang paghahanap kay Sky. Nasabi naman ni Sky na umalis ito sa probinsya para makipagsapalaran sa syudad nang namatay ang kanyang magulang para sa kanyang pangarap na makapagtapos. Ngunit dahil mahirap ang buhay, ay hindi nito kaya at hindi nagawang tapusin ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo kahit na isang taon na lang ang natitira para makapagtapos ito. Problemado nga ako ngayon, pare. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pangbayad ng mga bills. Kwento nga ni Sky kay Tim na sisiga-siga pa rin. Kaya ka ba umiinom ngayon? Hindi, Tim. Umiinom ako hindi dahil problemado ako kundi masaya ako. Kasasabi lang eh. Ay nako! Sarcastic na saad nga ni Sky. Ito naman ang sungit-sungit. Kala mo, hindi ilang taon nakita ang gwapong pagmumukha ko. Hoy, tumahimik ka nga dyan. Ang tanda na natin hindi mo patanggap na ako ang mas gwapo sa'yo. Sad naman ni Sky. Muling natawa naman si Tim. Napakagaan talaga ng loob niya kay Sky. Walang nagbago rito kahit na ilang taon silang hindi nagkita, nag-usap at nagsama. Patuloy naman sa kwentuhan ng dalawa hanggang sa nagsiuwian na ang mga ito. Siyempre bago umuwi ang mga ito ay kinuha nila ang mga contact details nila sa isa't isa. Nagpatuloy naman na nagsama ang dalawa, pasyal doon at pasyal dito. Masyado kasing maraming kwento sa isa't isa ang dalawa na hindi kaya ng isang upuan ng kwento. Napangiti nga din si Sky dahil ang dating sipunin na kaibigan ay matikas na ang katawan ngayon. Samantala dumating din ang araw na kinukulit na ng landlord ni Sky ito para magbayad. Dahil kung hindi ay palalayasin na siya. Si Tim naman ay laging kinukulit ng kanyang ina na pakasalan ang anak ng kaibigan niya ang babae. Ayaw naman itong pakasalan dahil hindi alam ng kanyang ina na nakilala niya na ito sa pagiinom sa mga bar at nakita kung anong klaseng babae, si Huday. Isa itong babaeng pwede sa lahat at may pangit na ugali. Sabi pa nga ni Sky, Tim, tignan mo yun. Kanina pa natingin sa atin. Nung una, akala ko nagkakamali ako sa nakikita ko eh. Pero kahit na talaga malayo, halatang sa atin talaga nakatingin eh. Bakit kaya? Ano sa tingin mo, ha? Kunot noong nilingon naman ni Tim ang itinuturo ni Sky. Napaawang na lang ang kanyang bibig at ibinaba ang kanyang kinakain na burger. Hinila naman nito si Sky mula sa pagkaupo para umalis na sa lugar. Uy, teka. Yung kinakain ko, isang kagat pa lang nakakain ko. Bibilhan na lang kita ng bago mamaya. Tara, alis na tayo, dalian mo. Bakit ba nagmamadali ka na lang bigla? Kilala mo ba yung babae? May problema ba? Nagtatakang tanong nga ni Sky kay Tim. Wala, basta kailangan lang natin umalis. Nagmamadaling saad naman ni Tim at tila natataranta pa nga. Nagkibit balikat na lang si Sky pero hindi nito napigilan ang kanyang kuryosidad at nilingon muli ang babae. Laking gulat na lang nito na mabilis na naglalakad ang babae papalapit sa kanila. Hoy Tim, yung babae, hinahabol tayo! Napabuntong hininga na lang si Tim at agad na hinila papunta sa kanyang likuran, si Sky. Galit na hinarap ni Tim ang babaeng humahabol sa kanila na si Huday. Agad namang lumambot ang ekspresyon ni Huday nang hinarap siya ni Tim. Nagmamadaling inayos niya ang kanyang itsura at hinaplos itong si Tim. Galit na inalis ni Tim ang kamay ni Huday sa kanyang braso.
ganyan mo na lang ba tatratuhin ang fiancé mo? Nakangusong pagpapakyut pa nga nito. Wala ko niyan. Ilang beses ko bang tinanggihan yan? And never akong papayag dyan. Sad pa nga ni Tim. Nagulat naman si Huday sa bigla ang pagtaas ng boses ni Tim. Lalapitan niya sana ito para lambingin. Ngunit agad na tumalikod si Tim at inakbayan na si Sky paalis. Nagtatakang tiningnan lamang ni Sky si Tim at naguluhan sa mga nangyari. Nakahinga naman si Tim nang maluwag nang nakalayo na sila at hindi na sila sinusundan ni Huday. Anong meron? Hindi mo naman sinabi sa akin pare na may fiancé ka na pala eh. Sigang sad nga ni Sky kay Tim. Napakunot noon si Tim. Anong fiancé? Single ako no at wala pa akong balak ikasal. Anong ayaw mo naman dun? Eh, ang ganda at sexy nun eh. Kung ayaw mo, ibigay mo na lang kaya sa akin. Sad ni Sky. Hindi mo rin magugustuhan yun dahil kakaibang ugalit, mahilig sa lalaki. Hindi sapat ang mga kikiyam mong daliri sa kanya. Aba, napakadugyot naman na ito. Nilait pa ako. Napakamot na nga lamang ng ulo si Sky at muling bumili ng burger. Habang pinagmamasdan naman ni Tim, itong si Sky na bumibili ay nakapag-isip ito ng isang bagay na hindi niya akalain na maiisip niya. Oh, ano na namang problema? Nakatulala ka dyan. Sad pa nga nito. Pare, tayo na lang kayang ikasal. Hindi na ako kukulitin ang ina ko at hindi ka na mamomroblema sa upa dahil sa akin ka natitira. Higit pa, matatapos mo ng pag-aaral mo. Hoy, anong ibig mong sabihin dyan ha? Kadiri, maghulos daily ka nga. Sigang saad naman ang babaeng si Sky. Hindi makapaniwala itong si Sky sa kanyang mga naririnig. Niminsan ay hindi naisipan na magpakasal ni Sky dahil lahat ng kanyang girlfriend ay iniiwan rin siya sa huli. Tsaka bakit naman siya magpapakasal sa kanyang best friend na lalaki? Pero hindi mapigilan ni Sky ang sarili na isipin ang mga magagandang mangyayari sa kanyang buhay dahil lamang sa mga offer ni Tim. 10 milyon. Pakasalan mo ko, Sky. Sad nga ni Tim sa kanyang kababata na tomboy. Nang nakita ni Sky ang mga seryosong pagtingin ni Tim, ay napaawang na lang ang kanyang bibig sa sobrang gulat. 10 milyon? Ano naman ang gagawin niya sa 6 na milyon? Makakapag-aral lang naman ito at makakapagtapos. Hindi lang iyon, kundi ay makakabili na rin ito ng sarili niyang bahay at makakapagsimula ng sarili niyang negosyo. Napalunok na lang si Sky sa sobrang pagkakit nito sa offer ng kanyang kaibigan. Pero ang iniisip kasi nito ay paano niya kakayanin na magpanggap bilang asawa ni Tim at mapapaniwala ang mga taong kasal sila kung lahat ng bagay ay sinisigaw ng kanyang katawan na siya ay tomboy. Iniisip pa lang ni Sky na kailangan nito magsuot pang babae ay nasusuka na ito. Dagdag pa nga ni Tim, total nag-iisip ka na rin naman dyan. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na totoong ikakasal tayo ah. Hindi pagpapanggap ang kasal natin o kunwaring kasal. Basta, gagawan ko na lang ng paraan kapag nakumbinsin na sila. Tatanggi na sana si Sky, ngunit habang tinitignan nito si Tim na nakangiti lamang sa kanya, ay may kakaiba itong naramdaman at agad na pumayag sa kagustuhan ng kanyang kaibigan. Agad namang napasampal sa noo si Sky dahil pumayag ito kahit na dapat ay aayaw siya. Umiiling-iling na lang si Sky habang tinitignan ng masaya niyang kaibigan. Kakaiba talaga ang karisma mo pare. Sad pa nga ni Sky. Pumayag ka na. Walang atrasan na yan. Hindi ko na kailangan isipin ng asawa ko kapag may gusto kong gawin sa buhay tapos ikaw. Matutupad mo ng pangarap mo. Mapapatahimik ko na rin ang aking ina. Pag-explain pa ni Tim. Hay. Sige na o, napapayag na ako. Problema lang natin ay paano ko ipapaniwala ang mga taong babae ako. Pautal-utal pa nga na saad ni Sky. Madali lang yan. Isipin mo na lang na umaarte ka. Magaling ka namang umakting, di ba? Simula pa lang nung mga bata tayo.
Kahit ngayon lang magpakababae ka na. Sige na, pagpapanggap lang naman eh, 10 milyon. Inikot na lang ni Sky ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga na lang si Sky at naging desidido sa kanyang desisyon. Para matapos na ang kanyang mga pangarap gagawin na iyon, ito ay isang win-win situation para sa kanilang dalawa ni Tim. Agad na binilhan ni Tim ng mga gamit pang babae si Sky at nagpaayos sa isang parlor bago nagpunta sa bahay ng magulang ni Tim. Kabado nga itong si Sky at hindi mapakali sa kanyang kasuotan at itsura, hindi nito magawang maging komportable sa pagiging babae, kahit babae naman talaga ito. Laking gulat ng magulang ni Tim nang nalaman na si Sky ang batang laging kasama ni Tim noong bata pa lamang. Kaya naman hindi agad tumutol ang magulang ni Tim at masayang tinanggap ang kanilang kasalan. Hindi ko akalain na ang tomboy na bata na laging kalaro ni Tim ang mapapangasawa niya sa huli. Natatawang sabi naman ni Tim nang malaman nga niya ito. Kung sinabi mo kasi ng maaga na matagal na pala kayong magkasintahan ni Sky, edi hindi na kita sana kinukulit. Napakasalan si Huday. Masayang sabi naman ng ina ni Tim. Pilit na natawa itong si Sky. Pilit niyang tinatago sa magulang ni Tim ang kanyang kilos pang lalaki at sinisiguradong lahat ng kanyang kilos. At maski ang kanyang pananalita ay pang babae. Nang natapos ang kanilang kamustahan sa mga bagay na nangyari kay Sky, simula noong umalis sina Tim, sa probinsya ay agad na umalis sina Sky at Tim. Natatawa nga kaagad si Tim pagkasakay nila sa kotse nito. Ang pagiging ganap na babae ng kanyang tomboy na kaibigan ay sobrang nakakatuwa para sa kanya. Tigilan mo nga ako. Grabe ang hirap namang magpakababae. Hindi mo lang alam kung gaano ko pinigilan ang tawa ko sa loob sa tuwing naglalambing ka sa akin bilang girlfriend ko. Sad nga ni Tim kay Sky. Napairap na nga lamang si Sky. Ang sakit na nga ng mapa ako sa heels na to eh. Pwede ko na bang tanggalin? Kawawa ang mga kalyo ko sa paa, hindi makahinga ng maayos. Grabe, ang hirap palang maging babae, no? Mas lalong natawa ng malakas si Tim sa sinabi ni Sky. Sino ba naman ang hindi matutuwa kung pati ang mga kalyo sa paa ni Sky ay prino problema ng kaibigan? Napapaisip na lang itong si Sky kung kakayanin niya pa kaya sa isang taon ng kanyang pagpapanggap, lalo kung isang araw pa lang ay hindi niya nakaya. Ilang linggo ang nakalipas ay patuloy sa pakikipagsama si Sky sa pamilya ni Tim. Wala naman itong naging problema sa kanya dahil mabait at tinuring kaagad siyang pamilya ng magulang ni Tim. Nang dumating ang araw ng kanilang kasal ay hindi mapakali si Sky. Alam niyang ikakasal lang sila ni Tim dahil sa kanilang pinag-usapan, ngunit sa araw ng kanyang kasal ay hindi niya maiwasan ang mapakali dahil sa sobrang kaba. Si Tim naman ay walang iniisip, kundi masaya ito dahil hindi na siya muli kukulitin ng kanyang ina na maikasal lalong-lalo na at hindi na siya susundan pa ni Guday sa lahat ng lugar at mangungulit. Babaeng babae si Sky sa kanyang kasuotan na pangkasal. Medyo nawawala na ang pagkalalaki sa kanyang kilos dahil unti-unti na rin itong nasanay. Bago pa ang kasal, ay nakalipat na si Sky sa bahay ni Tim. Noong una nga ay hindi nito makayanan ang buhay ng mayaman dahil halos lahat sa bahay ay may tagagawa. Kahit ilang beses na pinagsabihan ni Sky, ang kanilang mga katulong ay walang sawa pa rin ang mga ito na asikasuhin si Sky hanggang sa wala nang magagawa itong si Sky. Paulit-ulit na humihinga ng malalim si Sky nang nakatayo na ito sa pintuan ng simbahan, malawak naman ang mga ngiti ni Tim habang inaantay ang kanyang mapapangasawa. Nang nagbukas ang pintuan, ay nawala ang malawak ng ngiti ni Tim sa kanyang mukha at natulala kay Sky. Dahil sa liwanag ay parang nagmumukhang anghel si Sky sa mga paningin ni Tim. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tim
na napahawak na ito sa kanyang dibdib. Ano itong nararamdaman ko? Bakit biglang nagkakaganto ang puso ko? Hindi pwede to. Hinding-hindi. Hindi ko siya type. Nagwawalang sigaw pa nga ni Tim sa kanyang isipan. Dahil maraming kumakaway, ay pilit nang initian ni Sky ang mga bisita. Napansin nito ang magulang ni Tim na patagong naluluha habang pinapanood siya na naglalakad papuntang altar. Nakaramdam naman ng pagka-guilty si Sky sa panlulokong ginawa nila ni Tim. Nang napatingin si Sky kay Tim, ay nakaramdam naman ito ng kakaibang pakiramdam ng nakita ang nakatulalang itsura ni Tim. Nakaramdam ito ng hiya kaya binalin na lang ni Sky ang kanyang atensyon sa ibang parte ng simbahan at pilit na binabalans ang sarili sa takong na kanyang suot-suot para hindi matumba at mapahiya sa mga bisita. Nang nakalapit ito kay Tim, ay hindi gumagalaw si Tim na pinagtaka ng mga tao. Lumapit naman si Sky kay Tim at marahan na kinalabit. Uy, ano na? Tutuloy pa ba natin to ha? Bakit hindi ka kumikibo dyan? Sigang saad nga ni Sky. Wala. Oo, tutuloy natin. Nagandahan lang ako sa'yo, Sky. Diretsahang saad naman ni Tim. Uy, ano na naman bang pangasar yan ha, Tim? Halika na nga para matapos na to. Nakakalimutan mo atang may mga kalyo ko sa paa na hindi na makahinga pa sa suot kong heels. Hanggang dito ba naman, Sky, ang kalyo ng paa mo pa rin ang iniisip mo? Napairap nga si Sky. Aba syempre naman, pinaghirapan ko tong kalyong to eh. Natawa naman si Tim. Ibinigay na nito ang kanyang braso kay Sky para maging gabay sa kanyang paglalakad. Maayos naman na natuloy ang kasal, ngunit ang naging problema ng dalawa ay ang biglaang sabi ng pare sa huli na "You may now kiss the bride." Napalunok naman sa kaba ang dalawa at naiilang na nagkatinginan. Bulong nga ni Tim. Uy, kiss daw sabi ng pare. Kaya mo ba? Hindi nga makasagot kaagad si Sky pero saad na nga lamang nito habang nauutal? Oo naman. Wala namang mali siya eh, di ba pare? Sad pa nga nito. Malalim na napabuntong hininga si Sky at hinawakan ang magkabilang balikat ni Tim at pinilit ang sariling halikan si Tim nang mabilisan nang nakita niyang pumikit si Tim at ngumuso. Kumurap-kurap naman si Tim. Hindi nito akalain na inaasahan niyang matagal at matamis ang kanilang paghalik. Pilit at naiilang na tumawa si Sky at ngumiti sa mga bisita na nagsipalakpakan habang si Tim ay naguguluhan sa kanyang sarili kung bakit may kakaiba itong nararamdaman kay Sky. Kunot noong tinignan naman ni Sky si Tim at patagong siniko ang kanyang tagiliran at bumulong, napapikit nga ulit itong si Tim dahil inaasahan niyang hahalikan muli siya ni Sky, ngunit laking gulat nito nang nagsalita si Sky at agad na minulat ang mga mata. Hoy pare, ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mong sabihing nabihag ka na sa akin dahil sa halik ko ah. Sad nga ni Sky. Feeling era. May iniisip lang ako, huwag kang feeling dyan ah. Kahit maging babae ka, hindi kita type. Sagot naman ni Tim kay Sky. Naman pala eh. Pakita mo naman, masaya ka sa mga bisita. Oo na, alam ko. Defensive naman ang sagot ni Tim. Matapos ang kasal, ay pinilit ng magulang ni Tim na magpunta sila ng ibang bansa at mabigyan kaagad sila ng apo. Namumulang na bilawkan naman si Sky habang iniinom ang wine na ibinigay sa kanila sa reception. Po? Apo po? As in, anak namin? Nahutal nga na saad ni Sky. Siyempre, habang maaga pa, gumawa na kayo ng gumawa. I can't wait na makita ang mga apo ko. Humagigik nga na sabi ng ina ni Tim. Makulit na siniko ni Sky nang paulit-ulit si Tim para siya ang sumagot sa sinasabi ng kanyang ina. Hindi na lang nito aakalain na tumawa ng malakas si Tim at sumang-ayon sa sinasabi ng ina. Don't worry ma, sisipagin ko ang paggawa. Pangasar naman ni Tim. Habang kinindatan pa nga talaga si Sky, lumingon si Tim kay Sky
at kinindata nito. Napaawang na lang ang bibig ni Sky dahil hindi nito inakala na sasang-ayon si Tim sa kanyang ina. Masayang iniwan na ng ina ni Tim ang dalawa, kunot noong tinignan naman ni Sky si Tim. Wala sa usapan natin na kailangan natin gumawa ng bata. Sad naman ni Sky. Relax ka lang. Tsaka malay mo, diba? Makagawa tayo. Hindi ka ba kinikilabutan sa lumalabas sa bibig mo? Sad naman ni Sky. Mahal kong misis, bakit naman ako kikilabutan pagdating sa aking asawa? Natulala naman si Sky. Hindi nito maintindihan ang kinikilos ng kanyang kaibigan. At kung bakit ito biglang nakikipaglandian sa kanya. Umiling-iling na lang si Sky at hindi na pinag-isipan pa ng iba ang mga sinabi ni Tim dahil pinaniwala niya ang kanyang sarili na pinagtritripan lang ito ni Tim. Nanlaki ang mga mata ni Sky nang ibinigay sa kanya ang isang passbook na naglalaman ng milyon-milyon. Nangingilid ang kanyang mga luha na napatingin kay Tim. Pare, sa akin ba talaga to? Nagtatakang tanong nga ni Sky. Oo, usapan natin yan, hindi ba? Siyempre, tumutupad lang naman ako, Sky. Masayang nagtatalong-talon sa tuwa si Sky at napayakap pa ito kay Tim na nanigas ang buong katawan. Habang tumatagal kasi na sila ay magkasama sa loob ng bahay, ay nag-iiba ang kanyang pagtingin kay Sky. Alam nitong lalaki ang puso ni Sky, ngunit nagiging babae na ang tingin ni Tim sa kanyang kaibigan. Naging maayos naman ang buhay mag-asawa nila Sky at Tim, tinulungan ni Tim si Sky na makapag-enroll muli para matuloy na ang kanyang pag-aaral, lalo na at iisang taon na lang ang kailangan niyang tapusin. Nang nakapag-enroll na si Sky, ay akala nito wala na siyang pro-problemahin pa. Ngunit kinailangan niya pa rin magdamit pang babae at nagsabi ang ina ni Tim na dadalaw ang kanyang magulang at titira ng ilang araw sa kanilang bahay. Anong gagawin natin? Sa isang kama lang tayo matutulog? Tanong nga ni Sky. Kung makapagsalita ka, parang may gagawin ako sa iyo ah. Tsaka wala namang mali siya kung sa isang kama tayo matutulog. Parehas naman tayong lalaki, di ba? Sad pa nga ni Tim. Oo, alam ko naman yun. Pero hindi ako sanay na may katabi ako eh. Unless, natitipuan mo na ako kaya alam mo na, kapag magkatabi tayo sa kama, hindi ka mapakali. Pangasar naman ni Tim. Kadiri ka? Anong sinasabi mo dyan ha? Filingero. Sigaw naman ni Sky sabay. Sapok nga kay Tim. Padabog na umalis si Sky sa opisina ni Tim sa kanilang bahay at pumasok sa kanyang kwarto. Inaayos na nito ang kanyang gamit para mailipat na sa kwarto ni Tim. Habang nag-aayos, ay hindi mapigilan na maisip ni Sky ang mga panlalanding ginagawa sa kanya ni Tim. Anong sabi niya? Natitipuhan ko na siya? Hindi kami talo. Kahit ba ang gwapo niya, hindi ako mabibighani sa kanya. Babae pa rin ang gusto ko. Kamutulong saad ni Sky. Kung ano-ano pa, ang sinasabi nga ni Sky sa kanyang sarili habang nag-aayos ito ng kanyang gamit. Inilipat naman niya ang kanyang mga gamit sa kwarto ni Tim at ang bumungad sa kanya ay ang litrato nila ni Tim noong sila pa ay bata pa lamang. Nanlambot naman ang puso ni Sky nang nakita iyon. Hindi niya akalain na sa tagal ng panahon silang hindi nagkasama at nagkita ay inaalala pa rin siya ni Tim. Parang hinahaplos ang puso ni Sky habang pinagmamasdan ang litrato nila ni Tim. Naabutan naman ni Tim si Sky sa kanyang kwarto na pinagmamasdan ang kanilang litrato. Nai-inlove ka na siguro sa akin ngayon na alam mong pinapahalagahan ko ang mga memorya natin nung bata pa lang tayo, no? Pangasar pa nga ni Tim. Napangisi si Sky. Naiibang ka na ba, Tim? Tigilan mo nga ako sa mga biro mong yan. Napangiti si Tim. Nga pala. Parating na daw sila mama, paniguradong tatanungin na naman niya kung anong progress natin sa paggawa ng apo nila. Pangasar pa nga nito. Anong apo ka dyan? Hindi ka ba talaga kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Maghanap ka ng babaeng mahal mo.
at doon ka gumawa ng pamilya. Sigurado kang okay lang sa'yo na humawak ako ng ibang babae? Na magmahal ako ng ibang babae? Oo naman. Bakit hindi? Hindi naman tayo talo, diba? Sad nga ni Sky. Pero hindi niya alam kung bakit parang may kirot nga siyang naramdaman sa sinabi niya. Nagkibit balikat na lang si Tim. Pero sa hindi maintindihan na paranay sa kaloob-looban niya, ay naiinis ito kung bakit okay lang kay Sky na maghanap ng ibang babae si Tim. Teka, bakit naman ako maiinis? Tama naman siya. Hindi kami talo. Parehas kami ng gusto. Nag-asawa lang kami para sa mga kailangan namin. Naguguluhang sabi ni Tim sa kanyang isipan. Nang dumating ang magulang ni Tim ay agad na nagkunwaring sweet ang dalawa, ngunit nasusobrahan na ata si Tim at nadadala na sa kanilang pagpapanggap at lagi na lang itong nakaakbay kay Sky. Tama nga ang sinabi ni Tim. Talagang magtatanong ang ina ni Tim kung may nabuo na sila. Nahihiyang itinanggi ni Sky ang paggawa nila ng bata. At nagrason na lang na busy pa nga silang dalawa. Naikwento kasi rin ni Tim na bumalik na nga sa pag-aaral si Sky. Mabuti naman at naisipan mong ituloy ang pag-aaral mo. Panigurado at matutuwa rin ang inay mo. Masayang sabi ng ina ni Tim. Ito po kasing si Tim. Ayaw akong pagtrabahuin. Gusto daw po na magbuhay prinsesa ako. At yun naman daw po ang dahilan ng pagpupursigin niya sa trabaho. Pagsasaad nga ni Sky kunwari. Aba, syempre. Gagawin kong lahat para hindi ka maghirap sa buhay. Sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng komportabling buhay. Sagot naman ni Tim. Hinalikan ni Tim si Sky sa noo na ikinagulat naman ni Sky. Kumakalabog ng kumakalabog ang puso ni Sky na hindi na nito magawang magsalita. Kahit na anong pinag-uusapan nila Tim ay hindi na nito nagawang magsalita dahil sa kakaibang nararamdaman ni Sky. Hindi naman doon tumigil ang pagiging malambing ni Tim kay Sky. Kahit na nagpapanggap lamang sila, ay pakiramdam ni Sky, hindi na nagpapanggap si Tim. Mas lalong hindi naman naiintindihan ni Sky ang kanyang sarili dahil gusto niya rin ang mga panlalambing sa kanya ni Tim. Naku Sky, marunong ka pala magluto? Natatawang tanong ng ina ni Tim. Kaya siguro na in love sa'yo ang anak namin dahil sa sarap mong magluto ah. Masayang sabi naman ng ama ni Tim. Kung alam niyo lang pa, isang tikim ko lang sa luto niya, kakaiba na. Gatong pa nga ni Tim sa sinasabi ng kanyang mga magulang. Napairap na nga lamang nang hindi halata si Sky. Nako, hindi naman po ganun kasarap ang aking luto. Ikaw naman dyan, Tim. Binobola mo na naman ako ah. Sad pa nga nito. Napangiti si Tim. Masayang nagtawanan ng mga ito. Sa totoo lang ay ngayon lamang matitikman ni Tim ang kanyang luto dahil laging nahuhuli sa pag-uwi si Tim mula sa kanyang trabaho. Kinakabahan naman si Sky habang pinapanood na kumakain si Tim. Nang nakita ni Sky ang masayang reaksyon ni Tim ay may kakaiba itong pinaramdam sa kanya. Simula noon ay naging goal na ni Sky na ipagluto si Tim. Naging desidido si Sky sa mga oras na iyon na lagi niya nang ipagluluto si Tim. Paikot-ikot sa paglalakad si Sky sa loob ng kwarto ni Tim. Ito ang kauna-unahang beses na sila ay magtatabi ni Tim. Kahit na ilang beses, isipin ni Sky na parehas naman silang lalaki, ay kinakabahan pa rin ito. Natigil na lang sa paglalakad si Sky nang biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas ni Sky ay ang nakangiting mukha ng ina ni Tim ang sumalubong sa kanya. Tita, may sasabihin po ba kayo? Pumasok po muna kayo rito, sa opisina pa po si Tim eh. Kailan mo ba ako tatawaging mama ha? Oo, nasa opisina pa si Tim. Nag-uusap sila ng kanyang ama tungkol sa negosyo. Masungit na sabi nga ng matanda na ikinatawa naman ni Sky. Magsasalita na sana si Sky nang biglang may iniabot na paper bag ang matanda. Nanlaki naman ang mga mata ni Sky nang nakitang isang night dress yon na halos kita na
ang kanyang buong katawan. Naku, kapag sinuot mo yan, panigurado hindi ka titigilan ni Tim, maniwala ka. Kinikilig na sigaw ng matanda na ikinamula ng buong mukha ni Sky. Akala ni Sky na aalis na rin ang matanda nang biglang hinila niya ito papasok sa banyo at sinabihan na isuot ang kanyang binigay. Napatili naman ang matanda sa tuwa ng nakitang napaka-sexy ni Sky sa kanyang suot. Sasabihan sana ni Sky na hindi siya komportable at gusto niyang tanggalin nang bigla nilang narinig ang tawanan nila Tim at ang kanyang ama. Andiyan na sila. Alis na ako. Good luck sa inyo ha. Tumatawang sigaw nga ng matanda. Tita! Pero tita! Pagpipigil naman ni Sky sa kanya. Hinabol ni Sky ang matanda hanggang sa pintuan pero agad itong nakalabas. Pupunta na sana sa banyo si Sky para magpalit agad habang hindi pa pumapasok si Tim nang bigla itong dumating. Agad namang namula ang buong mukha ni Sky, nakaramdam ito ng hiya nang nakatulala lamang si Tim sa kanya at walang reaksyon. Napatakip naman si Tim ng kanyang bunganga at pumasok agad sa banyo. Napasimangot naman si Sky at napakurap-kurap, tomboy ito pero hindi naman niya maitatanggi na maganda ang kanyang katawan. Hindi nito ginusto ang naging reaksyon ni Tim na parang nandidiri sa kanya. Kaya naman agad nitong sinundan si Tim sa banyo at napasigaw nang naliligo si Tim ng hubod-hubad. Naku, sorry. Sad nga ni Sky na natataranta. Sabihin mo lang kung gusto mong sumabay. Pangasar naman ni Tim. Tumahimik ka nga. Matutulog na ako. Sigaw ni Sky. Natakot ka ba? Hindi naman ganun kalaki ah. Pili yung sad ni Tim. Oo nga, hindi ganun kalaki. Naku, Jutes. Sad pa nga ni Sky at napatawa na nga lamang si Tim. Nahihiyang tumakbo si Sky papunta sa kama at nagtago sa kumot. Samantalang si Tim naman ay hindi makapaniwalang naliitan si Sky sa kanyang ibabang parte. Pero nung sabi niya, hindi ganun kalaki? Hindi niya lang alam, marami nang nabalaw dito. Habang nagpapalamig ng init ng katawan si Tim dahil sa nakita niyang kasuotan ni Sky, ay napapaisip ito kung kailan pa nanamit ng ganun si Sky. Iniisip nga nitong baka inaakit siya ni Sky, ngunit imposible iyon. Kaya naman agad na naisip ni Tim na baka ang ina na naman niya ang may pakana. Pero kahit ganun, ay hindi maiwasan ni Tim na matuwa sa ginawa ng ina, kaso nga lang ang problema ay ang pagre-react ng kanyang katawan. Napakunot noo si Tim. Ako? Na-attract kay Sky? Sa isang tomboy? Imposible. Sabay umiling-iling. Paubo-ubo si Tim na naglalakad papalapit kay Sky na nakahiga sa kama. Nakatago ito sa kumot. Kaya iniisip na lang ni Tim na nagtatago ito dahil nahihiya sa kanyang kasuotan. Naisipan naman ni Tim na asarin si Sky. Ngunit ng pagkahiga nito at sinimula ng pang-aasar kay Sky ay hindi ito kumibo. Nag-alala naman si Tim dahil baka nainis sa kanya si Sky, kaya sinubukan niya naman itong lambingin ngunit hindi pa rin siya pinansin. Nainis na itong si Tim kaya hinila niya ang kumot para makausap ng harapan si Sky, ngunit ang bumungad sa kanya ay isang Sky na mahimbing na natutulog. Napabuntong hininga na lang si Tim at biglang napansin ang katawan ni Sky. Napalunok naman ito at muling nag-init ang katawan. Agad na binalot ni Tim ng kumot si Sky at tinalikuran na ito sa paghiga. Hindi totoo to. Hindi ako pwedeng ma-fall sa isang tomboy. Desperadong sigaw ni Tim sa kanyang isipan. Napatingin muli ito sa pwesto ni Sky at huminga ng malalim. Kumuha si Tim ng isang malaking unan at inilagay sa kanilang gitna. Delikado na talaga to, kaya better na lang na maging safe dapat. Sad nga ni Tim sa kanyang sarili. Kunot noong napamulat naman si Sky kinabukasan, tinignan niya ang kamay ni Tim na pinidindot-pindot ang isang parte ng kanyang dibdib. Nang nag-sink in sa utak ni Sky ang nangyayari ay napasigaw ito ng malakas
at sinipa si Tim paalis sa kama hanggang sa nahulog ito sa sahig. Nagulat naman si Tim at agad na tumayo. Kunot noon niyang tiningnan si Sky na namumulang tinitignan ito pabalik. Ano ba yun? Ang aga-aga, naninipa ka, ang sakit na. Kamutulong saad nga ni Tim. Manyak ka? Kulang pa yan. Pati akong tomboy, papatusin mo talaga? Tanong nga ni Sky. Ano bang pinagsasabi mo? Nananaginip ka ba? Takang tanong naman ni Tim. Yung dede ko, hawak mo. Nang na-realize ni Tim ang ibig sabihin ni Sky, ay napaawang ang kanyang bibig. Hindi ito makapaniwala na hinawakan niya si Sky habang tulog ito. Ano? Hindi ko sinasadya yun, nakatulog ako. Pagdadahilan naman ni Tim. Hindi sinasadya? Huwag mong sabihin na, nakakit ka na sa akin. Tinanagahamon naman, nasagot nga ni Sky. Napakapalingkera mo talaga. Hinding-hindi kita papatulan. Hindi mo ko papatulan tapos panay kahalik sa pisngi ko at sa noo ko kahapon? Ngayon naman hinawakan mong dibdib ko. Ano ka ba? First of all, nagpapanggap lang ako kina mama kahapon. At pangalawa, hindi ko naman ginusto dahil tulog ako, baka nananaginip lang ako. Sagot nga ni Tim. Hindi pa rin maalis sa pakiramdam ni Sky ang paghawak ni Tim sa kanyang dibdib at nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Pulang-pula ang mukha nito at hindi magawang tumingin sa mga mata ni Tim dahil sa sobrang hiya. Nagtataka pa nga itong si Sky kung bakit siya nahihiya kay Tim dahil lamang sa nangyari. Pansin na pansin naman ng magulang ni Tim ang kanilang pagiging ilang sa isa't isa. Hindi naman nakayanan ni Tim ang hindi nila pag-uusap ni Sky. Kahit anong pilit nitong mag-focus sa kanyang trabaho ay hindi nito magawa. Napapatingin ito sa kamay niya at pinalo ito ng paulit-ulit. Kasalanan mo to. Hahawak-hawak ka pa ah. Paulit-ulit na pinalo nito ang kanyang sariling kamay dahil sa sobrang inis. Napabuntong hininga na lang ito at inihiga ang ulo sa kanyang lamesahan habang iniisip kung anong gagawin niya para makabawi kay Sky. Samantalang si Sky naman ay namumula pa rin ang mukha dahil sa paghawak ni Tim sa kanyang dibdib. Ano ba itong nararamdaman ko? Magkakasakit na ata ako sa puso eh. Bakit ka ba nagsasalita mag-isa dyan? Nagtatakang tanong ng kaklase ni Sky. Uy, may tatanong ako sa'yo. Ano naman yun? Curious na tanong nga ng kaklase ni Sky at itinabi ang kanyang upuan sa upuan ni Sky. Ito kasing kaibigan ko. Tomboy siya dati. Nagpanggap siyang asawa ng kaibigan niya para hindi siya kulitin ng magulang. Tapos, nang tumagal, nag-iba ang pakikitungo ng lalaki sa tomboy. Parang laging nakikipag-flirt. Ito namang si tomboy, imbes mainis, nahihiya ito parati at laging namumula. Lalo na nung aksidenteng nahawakan ng lalaki yung dibdib niya. Yung puso niya, parang sasabog sa kakatibok. Napatawa tuloy ang pinagkwentohan ni Sky. Akala ko naman kung ano na. Isa lang ibig sabihin yan. Nagkakahulugan na kayo ng loob. Natatawang sigaw nga ng kaklase nito. Nagkakahulugan ng loob? Kami? Sila? Imposible. Yung kaibigan ko at nung asawa niya yun. Sabi mo eh, yung kaibigan mo nagkaroon ng feelings at sure ako na yung lalaki hindi na tomboy ang pagtingin niya sa tomboy niyang inasawa kundi babae. Kaya nagka-developan na nga rin ng feelings. Kinikilig pa nga na sabi ng kanyang kaklase. Napaawang naman ang bibig ni Sky, bumalik na sa pwesto itong kaklase niya dahil dumating na ang kanilang guro. Buong klase ni Sky ay balisa ito at napapaisip. Iniisip ni Sky kung talaga bang meron na itong feelings kay Tim. Pilit nitong pinapasok sa kanyang isipan na imposible dahil alam niyang babae ang gusto niya. Simula pa lang noong bata pa lamang siya ay klaro na sa kanya na babae ang gusto niya, na tomboy siya, kaya paano siya may in love sa lalaki. Dahil hindi naman makatrabaho ng maayos si Tim, ay minabuti na lang nitong umuwi para matulog dahil nahirapan itong matulog kagabi.
Umiinom ito ng tubig. Sa kusina nang biglang, dumating si Sky na balisa. Sky, may biniling pagkain si Mama at Papa. Kung gusto mo, nasa ref lang. Hindi naman sumagot si Sky at seryosong tinitignan lamang si Tim. Napalunok naman ang laway si Tim dahil sa kaba na baka galit pa rin talaga sa kanya si Sky. Mas lalong kinabahan naman itong si Tim nang galit na naglalakad papalapit si Sky sa kanya at biglang nilapit ang mukha kay Tim nang nakalapit ito sa binata. Nagulat naman at kinabahan si Tim na paatras ito nang napaatras sa bawat lakad papalapit ni Sky. Nainis naman si Sky sa kakalayo ni Tim sa kanya at hinila ang damit para lumapit ito sa kanya. Sa bandang kwelyo ang hinila ni Sky, kaya ang kinalabasan ay ang mukha ni Tim ang lumapit sa mukha ni Sky. Maghulos dili ka, Sky. Alam kong maling nagawa ako pero wag mo kong sapakin ng mabigat. Basta ikaw, manda ka sa akin. Bakit ako? Takang tanong naman ni Tim. Hindi naman na natuloy ni Tim ang kanyang sasabihin ng marahas na hinalikan ni Sky si Tim sa kanyang labi. Nanlaki ang mga mata ni Tim sa gulat at natulala dahil sa halik ni Sky. Paulit-ulit na hinalikan ito ni Sky hanggang sa hindi na talaga gumana ang pag-iisip ni Tim dahil sa halik ni Sky. Nang binitawan ni Sky si Tim ay nakatulala pa rin ito at pakurap-kurap ang kanyang mga mata. Wala naman, sabi na nga be, mali yung kaklase ko, imposible yun. Napangiti naman si Sky dahil nasigurado niya na wala itong nararamdaman kay Tim dahil hindi kumalabog ang kanyang puso nang hinalikan niya si Tim ng paulit-ulit. Samantalang si Tim ay naging sigurado na sa mga oras na iyon na gusto niya si Sky. Hinila ni Tim ang bewang ni Sky papalapit sa kanya. Nagtaka naman si Sky at magtatanong sana kung ano ang ginagawa niya nang bigla siyang hinalikan ni Tim ng malalim. Nagulat naman si Sky at naramdaman ang pagkalabog ng kanyang dibdib. Napakapit ng mahigpit si Sky sa damitan ni Tim sa kanyang dibdib habang pilit na sinasabayan ang paghahalik ni Tim. Bigla namang itinigil ni Tim ang paghahalik niya kay Sky nang narinig ang tawanan ng kanyang magulang. Kung kanina ay si Tim ang napatulala sa mga oras naman na iyon, ay si Sky ang hindi makapag-isip ng maayos. Napahawak ito sa kanyang labi at namumulang napatingin kay Tim. Nakahawak pa rin naman si Tim sa bewang ni Sky kahit kaharap na nila ang kanyang magulang. Aba, aba, anong ginagawa niyo rito, Aber? Nakaising tanong nga ng ina ni Tim. Ano ka ba naman, darling? Mas malala pa nga tayo noon, remember? Tumatawang tanong naman ang ama ni Tim. Kayo talaga, mapa. Nilalambing ko lang po ang asawa ko dahil nagkatampuhan kami kaninang umaga. Bakit, Sky? Anong ginawa sa iyo nitong si Tim? Curious naman na tanong ng ina. Nang hindi magawang magsalita ni Sky, ay hinigpitan ni Tim ang kanyang hawak sa bewang ni Sky para bumalik ito sa realidad. Ano po yun? Tinatanong ko kung inaway ka ba ni Tim. Sabihin mo lang at ako ang pipingot sa anak ko. Matapang na sabi naman ang ina ni Tim. Wala po, okay na po yun. Maliit na tampuhan lang po. Napakamutulo na nga lamang ito. Tinaasan ang kilay ng ina ni Tim, si Tim. At nagkibit balikat na lang itong si Tim. Nagpunta naman na sa sala ang mag-asawang matanda at naiwan sina Tim at Sky sa kusina. Hindi pa rin binibitawan ni Tim ang bewang ni Sky at hindi pa rin humuhupa ang init na nararamdaman ni Sky dahil sa kanilang halikan. Si Tim naman ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Nang napatingin naman si Sky kay Tim ay napansin nitong namumula rin ang kanyang mga pisngi na mas lalong nagpabilis ng tibok ng puso ni Sky. Pare, may sakit ata ako sa puso. Sad nga ni Sky. Kunot noong tinignan ni Tim si Sky, nagtaka ito dahil biglang lumungkot ang kanyang itsura. Anong nangyari? Nagpa-check up ka na ba? Gustong ba samahan kita? Ano bang nararamdaman mo?
Sad nga ni Tim na nag-alala ng sobra-sobra. Naluha naman si Sky na napatingin kay Tim. Nagpanik naman kaagad si Tim at hinugot ang kanyang cellphone sa bulsa para sana tawagan ang kanyang driver nang mas lalong humagulgol si Sky. Shh, tahan na. Huwag ka nang umiyak kung matakot. Tatawagan ko na yung driver, sasamahan kita na magpatingin. Sad pa nga ni Tim. Hindi, okay lang ako. Gusto ko lang magpahinga. Hindi naman nakinontra ni Tim ang kagustuhan ni Sky at ipinunta ito sa kanilang kwarto para magpahinga. Muling naluha naman si Sky, kaya mas lalong nagpanik muli si Tim at muling tatawagan sana ang driver niya dahil sa pag-aalala ng hinila ni Sky ang kanyang damitan. Kasalanan mo to eh. Sigaw pa nga ni Sky. Napakunot na si Tim. Bakit? Ano bang nagawa ko? Takang tanong nga nito. May diferensya ata ako eh. Ang alam ko, babae ang gusto ko. Lalaki ako eh. Lalaki ako pero bakit sa tuwing nilalambing mo ko at nagpapanggap tayo sa harap ng magulang mo imbes na mainis ako sa mga ginagawa mo, nagugustuhan ko pa. Sabi pa ng kaklase ko, kaya daw ganun dahil may gusto ako sa'yo. Tapos hinalikan kita para makita, pero hindi naman nag-react ang puso ko. Pero nung hinalikan mo ko, halos hindi na ako makahinga sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. May diferensya na ata itong puso ko eh. Kasalanan mo talaga to. Alam ni Tim na dapat itong maging seryoso sa sitwasyon. Pero hindi nito mapigilan na napangiti. Punong-puno ng saya ang kanyang puso dahil sa sinabi ni Sky. Eh anong gusto mong gawin ko? Tanong nga nito. Hindi ko alam. Bakit mo ba ako ginaganito? Maghanap ka na nga ng babae. Yung talagang ang gusto ay lalaki. Hindi ako. Sigurado ka dyan? Hin. Anong hin? Oo, sigurado ako. Sad na nga lamang ni Sky. Napataas naman ng kilay si Tim. Patuloy na nagre-reklamo si Sky kay Tim habang lumuluha. Gulong-gulo na kasi si Sky sa kanyang nararamdaman at hindi nito matanggap na may gusto siya kay Tim. Kaya wala itong magawa kundi iiyak na lamang niya ang nararamdaman. Inangat naman ni Tim ang baba ni Sky para magtama ang kanilang paningin. Patuloy pa rin sa pagsasalita si Sky at nagre-reklamo kay Tim. Hinalika naman ni Tim ang mga mata ni Sky. Ano bang ginag? Hindi na nga natuloy pa ni Sky ang kanyang sasabihin dahil pinapaulan na nga ito ng halik sa mukha ni Tim hanggang sa nagawang kumalma ni Sky. Ayun, nanahimik din. Halik ko lang pala makakapagpakalma sa'yo eh. Nangasar pa nga na saad ni Tim. Tigilan mo nga ako. Pinagtitripan mo lang ata ako eh. Sad ni Sky. Iniharap ni Tim ang mukha ni Sky sa kanya para magtama ang kanilang mga paningin. Nagtaka naman si Sky sa malagkit na tingin sa kanya ni Tim habang seryoso ang kanyang istura. Nanahimik ang gulong-gulong puso nito, pati na rin ang kanyang utak. At pakiramdam niya, sa mga oras na iyon, ay pwede siyang malunod sa mga paningin sa kanya ni Tim. Pinagtitripan pa ba kita sa gantong lagay? Magsasalita sana si Sky nang biglang hinalikan ito ni Tim ng malalim. Dahan-dahan na ipinikit ni Sky ang kanyang mga mata at unti-unting nagpapalunod sa ipinararamdam sa kanya ni Tim. Lumalim ng lumalim ang halikan nilang dalawa. Hindi naman na napigilan ni Tim ang kanyang sarili at hinaplos ang katawan ni Sky habang hinahalikan ito. Napakapit naman si Sky. Sa damitan ni Tim ng mahigpit, pakiramdam nito ay mababaliw na ata ito sa kakaibang pagkasabik na pinaparamdam sa kanya ni Tim. Gusto mo ba ako? Tanong na nga ni Tim ng diretsahan. Ha? Hindi ko alam. Nagugulan talaga ako eh. Ngayon sigurado na ako. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit sobrang lungkot ko nang nagkalayo tayo nung mga bata pa tayo. Alam mo bang... Desidido akong once na magkakapera ako, ay babalik ka naman talaga kita sa probinsya. Ngunit hindi kita naabutan doon pero hindi ako tumigil sa mga taon na nagkahiwalay tayo.
Ikaw pa rin talaga ang nasa isip ko. Sad nga ni Tim dito. Ano ibig mong sabihin? Naguguluhan ako, Tim, ha? Ganto yun. Narealize ko na mahal kita, Sky. Bata pa lang tayo ay may gusto na ako sa'yo na napaka-importante mo sa'kin. Muling hinalikan ni Tim si Sky. Sa kauna-unahang beses, ay hinalikan naman ito pabalik ni Sky. Napangiti si Tim sa gitna ng kanilang halikan. Lumalim ng lumalim ang kanilang halikan hanggang sa napahiga na ni Tim si Sky sa kama. Marahan ang bawat kilos ni Tim kay Sky, punong-puno rin ito ng pangaalaga na parang babasagin si Sky. Kinakabahan si Sky sa nangyayari sa kanila ni Tim, ngunit buong-buo ang kanyang loob na gusto niya rin ang iniisip niyang mangyayari sa kanila ni Tim. Hindi nito alam kung bakit, pero buong-buo rin ang tiwala niya kay Tim at pakiramdam nito ay hinding-hindi siya sasaktan ni Tim. Pakiramdam ni Sky ay nasa ligtas ito sa mga hawak ni Tim. Pinaunlanan ni Tim ang bawat parte ng katawan ni Sky ng mga matatamis na halik. Nang tuluyan ng nakahubad si Sky ay pilit nitong tinatakpan ang kanyang sarili dahil sa sobrang hiya. Ang ganda-ganda mo, kaya wag mo nang takpan ang sarili mo sa akin. Tila nang naakit nga na sabi ni Tim. Namula ang buong mukha ni Sky sa sinabi ni Tim. Dati gustong gusto niyang nasasabihan ng gwapo ito at naiinis kapag may naririnig siyang maganda ito. Pero nang narinig niya iyon, sa bibig ni Tim ay nanlalambot ang kanyang puso. Dahan-dahang bumaba naman ang kama si Tim at akmang hahalikan ang ibabang parte ni Sky nang bigla itong pinigilan ni Sky. Anong ginagawa mo? Madumi dyan! Sigaw nga ni Sky. Hindi marumi dito. Tsaka kapag pinagpatuloy mang pagtotomboy, ito rin ang gawain doon. Sad nga ni Tim. Napahampas naman si Sky sa kamay ni Tim. Nakukuha pa kasing magbiro sa ganong sitwasyon. Pigil na pigil si Sky na mapasigaw o kahit anong tunog na lumabas sa kanyang bibig. Napalunok naman sa kaba si Sky nang nakita ang armas ni Tim. Tignan natin ngayon kung hindi gaano kalaki. Katulad ng sinasabi mo. Nangasar pa nga na sabi ni Tim. Kau naman, di ka na mabiro. Siyempre nangasar lang. Sagot naman ni Sky. Sabay na palunok nga at napabuntong hininga ng malalim. Pagkatapos ng climax, pagod na humiga sa tabi ni Sky si Tim, hingal na hingal naman si Sky na napatingin kay Tim. Hinalikan naman ng marahan ni Tim si Sky sa noo at nagpasalamat. Binalot rin ni Tim ng kumot ang katawan ni Sky at isiniksik sa kanyang mga bisig at niyakap ng mahigpit. Wala nang atrasan to, pare. Sad pa nga ni Tim. Sa tomboy. Natawa na lang si Sky sa sinabi ni Tim at dahan-dahang niyakap si Tim pabalik. Napangiti naman si Tim at sobrang saya ng kanyang nararamdaman. Lord, kung ano man po itong sayang nararamdaman ko, sana hindi na mawala. Malambing na dasal ni Sky bago ito nagpalamon sa kanyang antok. Kahit na meron ang nangyari sa dalawa at hinarap na ni Sky ang totoo niyang nararamdaman kay Tim, ay hindi pa rin nawala nang tuluyan ang kanyang pagkalalaki. Sinasanay niya pa rin ang kanyang sarili na kumilos ng pangbabae. Kahit naganap na asawa si Sky ng isang mayaman na negosyante, na katulad ni Tim ay nagbibihis pa rin ito ng simple. Kaya maraming nagkakagusto kay Sky sa kanyang paaralan. Naging mas malapit naman sina Sky at Tim. Kahit na may pagkalalaki pa rin itong si Sky, ay pinapakita niya pa rin ang kanyang pagmamahal kay Tim. Si Sky na rin ang parating nagluluto ng pagkain ni Tim. Isa ito sa mga naging kasiyahan niya. Nag-aalala ang magulang ni Tim na baka hindi sila nagkakasundo mag-asawa, kaya dumalaw sila ngunit nang nakita nilang malambing at masaya. Sa isa't isa ang dalawa ay naisipan na nilang umuwi sa sarili nilang tahanan. Nakakalungkot naman po at uuwi kayo kaagad. Sad naman ni Sky. Anong kaagad? Halos isang linggo na nga silang andito, hindi kita masolo. Tim,
Hindi ka na nahiya. Kaharap natin ang magulang mo. Sad naman ni Sky. Naku, masanay ka na Sky. At may pinagmanahan niyang asawa mo. Natatawang sabi naman ng ina ni Tim. Mas magaling naman ako sa anak natin, darling. Malambing na, sabi naman ng ama ni Tim. Natawa na lang sina Tim at Sky. Masaya silang nagpaalam sa magulang ni Tim. Sa mga sumunod na araw ay naging masaya ang pagsasama nila Sky at Tim bilang mag-asawa. Hindi na sila nagpapanggap na malambing sa isa't isa sa harap ng tao dahil sa nagbago sa kanilang relasyon. Hindi na rin lumipat pa sa ibang kwarto si Sky at patuloy na nagstay sa kwarto ni Tim na naging kwarto na nila. Wala na halos hilingin pa si Sky at Tim sa kanilang buhay dahil sa sobrang saya. Dahil laging nababanggit ng ina ni Tim, ang apo sa kanilang mag-asawa ay napapaisip na rin si Sky. Naiisip nito kung ano kayang pakiramdam nang magkaroon ng ina. Dati naman kasi ay hindi nito iniisip ni Sky dahil ang akala niya habang buhay siyang magkakagusto sa mga kapwa niya babae. Pero dahil meron na siyang asawa at may nangyayari sa kanila, hindi na maalis sa isipan ni Sky ang magkaroon ng anak. Hindi na lang nito alam na pati si Tim ay unti-unti na ring napapaisip kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng anak lalo na at anak nilang dalawa ni Sky. Naging mundo nila ang isa't isa habang abala si Sky sa kanyang pag-aaral at si Tim sa kanyang kumpanya. Wala silang naging problema sa mga ilang linggo pa nilang pagsasama, ngunit hindi nila inaasahan na meron pa palang hahadlang sa kanila. May kailangan ka pa ba? Tanong nga ni Tim kay Huday. Wala, napadalaw lang. Nakikurious lang ako kung kumusta ka na sa kasal mo. Masayang sabi pa nga ng dating fiancé nito na si Huday. Masayang sabi ni Huday. Kahit na nakangiti si Huday ay naiisip ni Tim na may gagawin na mali itong si Huday sa kanya. Lagi kasing nakasunod sa kanya noon si Huday at pinipilit ang kanyang pagmamahal kay Tim. Sa tuwing may nililigawan si Tim ay aawatin at tatakutin niya ito. Mas lalong lumalim ang pagka-obsessed ni Huday nang nabanggit ng kanyang ina na ikasal sila. Ngayon na kinasal si Tim sa iba, ay imposibleng masayang haharap sa kanya si Huday. Stop with the act. Ano talaga ang pakay mo rito, ha? Yun nga eh. Nakikurious ako kung kamusta ka na sa kasal mo lalong lalo na at ang inasawa mo ay isang tomboy. Tumatawang saad pa nga ng babae. Nakaramdam na ng kaba si Tim. Sa kanyang isipan ay walang mangyayari at magbabago sa kanila ni Tim. Kahit na malaman ng mga tao na tomboy ito, alam din niyang walang magiging problema ito sa kanyang magulang. Pero sa mga oras na iyon ay napupuno ng kaba si Tim dahil sa presensya lamang ni Huday. Eh ano naman ngayon? Masama bang maging confused sa gender mo habang tumatanda ka? Sad naman ni Tim. That's true. Pero paano na lang kaya kapag nalaman nilang pinakasalan ka dahil lang sa pera mo na niloko niyong magulang mo para hindi lang maipakasal sa akin? Ikaw walang magiging problema sa iyo. Pero sa asawa mo for sure na tomboy at hampas lupa, ano kayang kalalabasan, hindi ba? Matapang at masayang pagtatanong pa nga ng ex-fiancé nito. Hampas lupa? Wala akong pakialam sa iyo at sa nararamdaman mo. Wala kang karapatan na tapakan ng pagkatao ng asawa ko. Get out of my face. Matapang na saad naman ni Tim. Nagkibit-balikat na lang si Huday. Nainis naman itong si Tim dahil sa tapang na pinapakita sa kanya ni Huday. Pagka-uwi nito ay agad na nawala ang kanyang nararamdaman. Nakakaiba dahil lang sa masayang mukha ng kanyang asawa na sumalubong sa kanya. Agad naman na niyakap ni Tim si Sky nang nakalapit sa kanya. Nagtaka naman itong si Sky sa biglang paglalambing ni Tim at sa malalalalim na kanyang paghinga. Marami ka bang tinrabaho at mukhang pagod na pagod ka? Takang tanong nga ni Sky. Pagod lang siguro. Di bale, nawala naman kaagad ang pagod nang nakita ko ang ganda ng mukha mo.
Sad pa nga ni Tim. Tigilan mo nga ako sa mga pangasar mo. Aba, misis ko. Maganda ka naman talaga. Anong gusto mo, purihin pa rin kita? Na ang gwapo-gwapo mo? Ayoko nga. Pwede din. Nakangising saad naman ni Sky. Umiiling-iling na nakangiti si Tim. Inasar pa itong takot daw si Tim kay Sky dahil mas gwapo ito sa kanya. Iyon ang isa sa mga nagpapasaya kay Tim sa kanilang relasyon ni Sky. Maraming nagbago sa kanilang pakikitungo sa isa't isa simula noong nagkaaminan sila, ngunit ni minsan ay hindi nawala ang kulitan nila noong magkaibigan pa sila. Naiintindihan na nga rin ni Sky ang mga sabi-sabi na ang iyong asawa ay ang iyong best friend. Nakahanap na ba kayo ng mga litrato na nagpapatunay na isa siyang tomboy? Seryosang tanong nga ng ex-fiance nga ni Tim sa isa niyang tauhan. Opo ma'am, ito na pa ang mga litrato niya. Noong nagtatrabaho pa siya bilang construction worker at nag-aaral siya at may mga naging nobya na kapwa niya babae. Walang emosyong sabi ng tauhan ni Huday at agad na iniabot ang mga litrato sa kanyang amo. Napangiti naman si Huday sa wakas at masisira na niya ang kasal nila Sky at Tim. Dalawang buwan niya rin ito inasikaso, nagpahanap ito ng mga taong may kaugnayan o kakilala si Sky at humingi ng mga picture ni Sky. Nang binuksan ni Huday ang malaking sobre, ay napangiti ito ng malawak at napuno ng saya. Napakasaya niya dahil napakaraming litrato na pwede niyang gamitin para sa pagkasira ng kasal nila Tim at Sky. Nakaramdam din ng pagka-excited itong si Juday dahil iniisip niyang mapapasa kanya na si Tim. Iniisip niya na walang choice ang pamilya ni Tim na ipaghiwalay ang kanilang anak sa isang katulad ni Sky dahil hindi siya nababagay kay Tim. Hindi na lang nito alam na matagal na kilala ng magulang ni Tim si Sky. Hindi rin niya alam na alam ng pamilya ni Tim na dating tomboy si Sky. Unang pinuntahan ni Juday ay si Tim, pinakita niya ang mga litrato ni Sky na may mga kalandiang babae. Walang emosyong tinignan ito ni Tim, ngunit sa kanyang kaloob-looban ay nakaramdam ito ng selos sa mga naging nobya ni Sky. Pero matapang na paninindigan pa rin ni Tim, aanuhin ko naman itong mga litrato na to. Gusto ko lang ipaalam sa'yo ang kalandian ng asawa mo. Tignan mo, hindi lang babae ang nakasama niya. Hindi ka ba nandidiri? Kung akong asawa ni Sky, mandidiri ako, maintindihan ko pa kung babae dahil nga tomboy siya. Nakangising sabi pa nga nito. Maniniwala na sana si Tim, ngunit alam niyang siya talaga ang kauna-unahang lalaki sa buhay ni Sky. Nasasaktan man siya sa mga litrato na mga lalaking nakaakbay kay Sky at nakakaramdam ng selos, ngunit alam niyang mga kaibigan lamang ito ni Sky noong mga panahon na tomboy pa siya. Itong mga babae naman ay mga dating nobya niya. Hindi naman na magtataka si Tim dahil alam niya ang past ni Sky. Dahil noong sila ay muling nagkita, ay naikwento lahat ni Sky ang kanyang mga dating nobya, kasabay ng mga kwento naman ni Tim sa dati niyang nobya. Napabuntong hininga na lang si Tim at walang emosyong tinignan si Huday. O tapos, anong gagawin ko? Sad nga ni Tim. Ha? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Okay lang ba na ganyan ang asawa mo? Imbes na sabihin mo sa akin na hihiwalayan mo, pero parang wala ka pang pakialam sa mga nalaman mo. Hindi makapaniwala ang pagtatanong ng ex-fiance niya. Kahit naman maghiwalay kami ng asawa ko, hindi pa rin kita aasawahin. Kaya umalis ka na. Wala akong oras sa'yo. Namula ang mukha ni Huday sa sobrang pagkahiya, iniisip niya kung ano ba ang pangit sa kanya para hindi siya magustuhan ni Tim, lalong-lalo na at mas nababagay ito sa kanya kesa sa isang katulad ni Sky. Umalis na puno ng galit si Huday at nagpunta sa magulang ni Tim. Masayang pinapasok naman ng ina ni Tim si Huday.
hindi naman nagpadalos-dalos si Huday at sinabi niya ang mga nalalaman niya tungkol kay Sky. Naku iha, alam na namin yan. Bata pa lamang si Sky ay kilala na namin siya. Kaibigan ko rin naman ang ina niya noong nabubuhay pa. Salamat at kahit hindi ikaw ang pinili ng anak ko, ay nagawa mo pa rin mag-alala sa kalagayan niya. Ako na ang nagsasabi sa iyo na wala kang dapat ipag-alala. Totoong nagmamahalan si Sky at Tim. Masayang sabi pa nga at malambing. Nasaad na ang ina ni Tim. Hindi naman makapaniwala si Huday. Nawawalan na ito ng pag-asa. Ang ilang buwan niyang paghahakot ng mga litrato ni Sky para gamitin sa pagsira ng kasal ni Tim at Sky ay walang effect pero hindi pa rin susuko si Huday. Naisip niya na kung hindi niya kayang siraan si Sky, ay si Sky mismo ang kanyang sisirain para kusang umalis sa buhay ni Tim. Ilang oras na nagantay si Huday sa labas ng eskwelahan ni Sky, nang nakita niya ito ay pinakuha niya sa kanyang tauhan, si Sky. Naguguluhan naman si Sky sa biglang paghila sa kanya ng isang lalaking hindi niya kilala at sinubukang maglaban. Pero kahit anong laban ni Sky, ay malakas ang lalaking may hawak sa kanyang kamay na humihila. Laking gulat na lang ni Sky nang ipinasok siya sa kotse. At nakita si Huday, namukaan kasi agad ni Sky si Huday sa pagkita nila minsan sa mall kasama si Tim. Anong kailangan mo sa akin? At bakit mo kailangan dakipin ng ganito? Tanong nga ni Sky. Dakipin? Masyado ka namang oig, gusto lang kitang kausapin. Masungit nga na sabi ni Huday. Gusto mong mag-usap pero maras mo kung pinakuha sa tauhan mo ha? Hindi naman na nagsalita si Huday at pinagbabato ang mga litrato sa pagmumukha ni Sky. Magrereklamo sana si Sky sa kabastusan na ginawa ni Huday. Ngunit natigilan ito sa mga litrato na kanyang nakita. Isa-isang pinulot ni Sky ang mga nakakalat na litrato na binato sa kanya ni Huday at bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil lang sa mga litrato mula sa kanyang nakaraan. Nakakadiri ka! Ano na lang kaya ang iisipin ng magulang ni Tim kung malalaman niyang ganyan kang klaseng tao? Sa tingin mo matatanggap pa ito ni Tim? Mahiya ka naman sa sarili mo. Galit na pagsisigaw nga ni Huday kay Sky. Nakukonsensya na nga si Sky dahil sa pagpanggap nila ni Tim noong una sa magulang ni Tim. Paano pa kaya kapag nalaman nila iyon? Iniisip pa lang ni Sky ang reaksyon ng magulang ni Tim na puno ng pagka-disappoint. Ay nakakaramdam na ito ng paninikip sa kanyang puso. Hindi rin naman gusto ni Sky na mag-iba ang tingin ni Tim sa kanya, lalong-lalo na ngayon na masaya ang kanilang relasyon. Kahit na alam ni Tim ang mga naging nobya niya noon, hindi pa rin nakaramdam ng seguridad si Sky na matatanggap ni Tim ang mga nasa litrato kapag nakita niya iyon. Hiwalayan mo na siya. Hindi ko ito ipapakita sa kanila. Basta umalis ka na sa buhay ni Tim. Hindi ka na babagay sa kanya. Habang maganda pa ang tingin sa'yo ng magulang ni Tim, umalis ka na. Huwag mo silang bibigyan ng ikakasakit ng ulo nila at ng kanilang loob. Hindi ka bagay sa mundo namin. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Sunod-sunod pa nga na sigaw ni Huday. Nang hindi na nagawang magsalita ni Sky, ay pinalabas na ni Huday ito sa kotse niya. Nang nakaalis na si Huday, ay hindi nito mapigilang matuwa. Sa wakas ay nagtagumpay siya sa kanyang plano. Sobrang saya niya at excited dahil kahit sabihin ni Tim na hindi siya aasawahin nito, meron pa rin siyang pagkakataon na maikasal rito gamit ang impluensya ng kanyang magulang at connection ng pamilya niya sa magulang ni Tim. Balisang umuwi si Sky, hindi nito magawang mag-isip ng maayos. Doon ay na-realize niya na sobra-sobra ang pagmamahal niya kay Tim na nasasaktan ito habang iniisip na iiwan niya ito at maghihiwalay sila ngunit alam niyang yun ang tama. Hindi na pinansin ni Sky ang kanyang nararamdaman at inisip na lang si Tim at piniling umalis. Umiiyak na nag-iimpake si Sky
Nagtataka naman si Tim kung bakit ito umiiyak at nagmamadaling umalis. San ka pupunta? Bakit dala mo mang gamit mo? Nagtatakang tanong nga ni Tim. Sagot naman ni Sky. Napag-isip-isip ko lang, Tim. Hindi pala talaga tayo pwedeng magsama. Babae pa rin pala talaga ang gusto ko. Naengganyo lang ako sa mga salita mo kaya bumigay ako sa'yo. Pero ngayon sigurado ako na babae pa rin ang gusto ko. Naguguluhan si Tim. Eh kung ganun, bakit parang nasasaktan ka sa pag-alis mo? Namilog ang mga mata ni Sky sa kanyang narinig. Pilit na pinigilan ang mga luhang, nagtatangkang magsibagsakan muli at inisip na mas mabuting umalis na lang ito na hindi nakikipag-usap kay Tim. Alam nitong mas mahihirapan itong umalis kung mag-uusap pa sila ni Tim. Nakaramdam naman ng galit si Tim at marahas na kinuha ang mga bag at maleta na hawak ni Sky. Nagulat naman itong si Sky at aagawin na sana pabalik ang kanyang gamit nang naglakad pabalik si Tim sa kanilang kwarto. Hingal na hingal si Sky nang nakarating ito sa kanilang kwarto. Nakita niya si Tim na isa-isang binabalik ang mga gamit ni Sky sa kanilang cabinet. Nang lumapit si Sky para kunin muli ang kanyang mga gamit, ay natigilan ito nang nakitang umiiyak si Tim. Hindi na nakayanan ni Sky ang sarili at naiyak na rin ito. Para rin to sa ikabubuti mo. Mas tama na maghiwalay tayo, Tim. Kaya pakawalan mo na ako, nakakadiri ako. Saad ni Sky. Umiling si Tim. Hindi, hindi ka nakakadiri at wala akong pake sa sasabihin ng iba. Wala akong pake, basta andito ka sa tabi ko. Wala akong pake. Alam kong mas masisira ang buhay ko kapag nawala ka sa akin. Sabi ko sa'yo, Sky, wala nang atrasan to. Pero bakit mo gustong iwan ako? Hindi ba sapat lahat ng ipinapakita ko sa'yo, ha? Kulang pa ba ang pagmamahal ko para iwan mo ko? Parang tinatapak-tapakan ang puso ni Sky nang nakikitang nasasaktan si Tim. Hindi nito magawang magsalita at umiiyak na lamang. Lumapit naman si Tim sa kanya at magkabila ang hinawakan ng balikat ni Sky. Sabihin mo sa akin ano bang dapat kong gawin. Babaguhin ko. Huwag mo lang ako iwan. Kahit huwag mo na akong mahalin. Tatanggapin ko basta huwag mo lang akong hiwalayan. Doon na tuluyang nadurog si Sky at humagulgol sa pag-iyak. Umiyak ito ng umiyak. Paano mo nasasabing mahal mo ko? Kung siguro malaman mo lang ang lahat ng nakaraan ko, baka pandirian mo pa ako. Paano kung nalaman mo? At nalaman ng mga magulang mo, sa tingin mo ba, gugustuhin pa rin nila ako? Anong pinagsasasabi mo? Alam ko lahat ng mga nakaraan mo. Kwento mo lahat, di ba? Ikaw pa nandiri sa akin? Hindi. Sky, mahal kita. Dahil sa kung ano ka ngayon. Hindi dahil sa mga nangyari sa buhay mo bago tayo ikinasal. Kahit na magkarelasyon na tayo, tanggap ko pa rin ang buong buo. Ang pagkatao mo. Lahat tanggap ko sa'yo. Lahat ng meron tayo ngayon. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Napaupo nga sa sahig si Sky. Sa kakaiyak, niyakap naman ito ni Tim hanggang sa nagawa ang kumalma ni Sky. Napakalma na rin ni Tim ang sarili dahil sa pagyayakapan nila ni Tim. Sobra-sobra ang kanyang takot na naramdaman nang nakita iiwan siya ni Sky. Ngunit ngayon na nagawa niyang kumalma ay napaisip ito. Hindi naman bigla-biglang mapapaisip ng ganun si Sky kung walang taong ng demonyo sa kanya. Nang tuluyan ng kumalma si Sky, ay natanong ni Tim kung ano ba ang nangyari. Sinabi naman lahat ni Sky ang totoo at ang kanyang nararamdaman. Laking gulat na lang ni Sky nang nasabi sa kanya na pinuntahan rin siya ni Huday at pinakita ang mga litrato. Tinawagan na rin si Tim ng kanyang ina para ipaalam ang pagpunta rin ni Huday sa kanila. Ang ibig mong sabihin? Tanong nga ni Sky. Pero pagpuputol naman ni Tim, oo, kaya siguro sa'yo pumunta dahil hindi niya nagawa ang kanyang plano sa amin ni Mama. Hindi kanya nagawang siraan kaya ikaw ang nilapitan niya. Kakaiba talagang babaeng yun. Bagay sa pangalan niya. Huday. Hudas pala. Grabe,
Bakit parang ang dali lang sa kanya ang paglaruan ng nararamdaman ng mga tao? Huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala sa lahat. Simula ngayon, huwag ka nang mag-commute. Makinig ka sa akin. Hayaan mo na naihatid ka ng driver natin at sunduin. Kung iniisip mo ang nakaraan mo, hindi yun makakaapekto. Masyado kitang mahal para pakawalan pa nang dahil lang doon. Sabi ko sa'yo, wala nang atarasan ito, di ba? Magtiwala ka lang sa akin. Nanlambot naman ang puso ni Sky na parang hinahaplos ito. Nakaramdam ito ng inis sa kanyang sarili dahil hindi ito nagdalawang isip na iwan si Tim. Dahil lang sa sinabi ng ibang tao. Ni hindi man lang niya sinubukang ipaglaban ang kanilang relasyon ni Tim. Samantalang si Tim ay handang harapin ang lahat, hindi lang sila masira. I'm sorry. Shh, huwag kang humingi ng tawad. Ako dapat ang humingi ng tawad dahil hinayaan kong mangyari ito sa'yo. Tim, mahal na mahal kita. Mahal na mahal rin kita, Sky. Huwag mo nang gagawin ulit yon. Akala ko mauhulog ang puso ko. Hindi ko kakayanin kapag iniwan mo ko. Sad pa nga ni Tim sa kanya at hinaplos ang kanyang mga pisngi. Muling humingi ng tawad si Sky at tumangutango sa lahat ng kagustuhan ni Tim. Noong una pa lang napagpasok ni Sky sa eskwela ay pinilit na ni Tim na gamitin ang isa niyang sasakyan at kunin ang kanilang driver. Dahil kaya naman niya magmaneho mag-isa pero tinagihan ito ni Sky. Ngayon ay kahit hindi sanay si Sky at naiilang dahil pinagdra-drive ito, ay wala na siyang nagawa dahil iyon ang kagustuhan ng kanyang asawa. Kinausap naman ni Tim si Huday at ang kanyang pamilya, punong-puno ng kahihiyan ang pamilya ni Huday dahil sa ginawa ng kanilang anak at nakiusap kay Tim na sila na bahala magdisiplina kay Huday. Bago umalis si Tim ay sinabihan niya ang pamilya ni Huday na kung pwede ay kausapin niya muna ang dalaga na dadalawa lamang sila. Huday, panimula nga ni Tim, pero sagot naman ang babae. Tumahimik ka. Hindi ako makapaniwala na mas pinili mo ang ganong klaseng babae. Nakakadiri ka rin dahil mas ginusto mo ang ganong klaseng babae kaysa sa akin. Galit na pagsigaw nga nito. Patawarin mo ko kung siguro hinarap ko ng maayos ang nararamdaman mo sa akin. At hindi tinakasan ng matagal, siguro naka-move on ka na. Mahal na mahal ko si Sky, at kahit ano pa man ang tingin mo sa kanya o ng sinong tao. Ako ang pinaka nakakakilala sa kanya. Maganda ka, at lumaki na puno ng pangangalaga ng magulang. Alam kong makakahanap ng lalaki makakita, at mamahalin ka ng tunay. I wish you happiness. This is goodbye at ang huling kabaitan na may haharap ko sa'yo. Sa susunod na gagawa ka na naman ng ikakasama ng loob ko, sisiguraduhin kong hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo at sa pamilya mo. Pagbabanta nga ng lalaki, natahimik naman si Huday na isampal na sa kanya ng realidad na wala na siyang pag-asa kay Tim. Nawala siyang pag-asa na makuha ang puso ni Tim simula pa noong una. Umiyak na lang ito ng umiyak hanggang sa nakaalis na si Tim. Matapos ng ilang araw ay muling bumalik sa dati sina Tim at Sky, masaya na muli silang nagsasama na walang problema sa kanilang relasyon. Dahil sa pag-aalala ng magulang ni Tim sa nangyaring gulo kay Juday, ay dinalaw nila ang mag-asawa ngunit ang una nilang naabutan ay si Sky. Nahihiyang humarap si Sky lalo na at alam niyang nakita rin ng mga ito ang mga litrato na nagmula sa kanyang nakaraan. Pero kabaitan lamang at pagmamahalang ipinakita ng magulang ni Tim kay Sky. Doon sa mga oras na iyon ay na-realize ni Sky na hindi lang si Tim ang nagmamahal sa kanya ng buo, kundi mayroon ang magulang ni Tim. Lakas loob na inamin ni Sky ang kanilang pagpapanggap ni Tim, ang totoong rason kung bakit sila nagpakasal ni Tim. Laking gulat na lang ni Sky nang inamin ng magulang ni Tim na una pa lang ay alam na nilang nagpapanggap lamang sila. Ang cute nga nilang tignan, di ba darling? Pilit niyang itinatago ang pagkalalaki niya. Natatawang sabi nga ng ina ni Tim sa kanyang asawa.
Totoo nga, naalala ko tuloy ang ina at amo mo noong mga kolehiyo pa lamang kami. Masayang sad naman ang manitim. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong nga ni Sky. Ang mama mo noon, Iha, ay may pagkatomboy rin. Nahihirapan nga akong kasama ang mama mo noong kabataan namin. Dahil laging nakikipag-away sa mga lalaki. Isang araw ay pinalibutan kami ng mga nakakaaway niyang nambubuli sa akin. Pinagtanggol naman kami nitong asawa ko pero masyado silang marami. At doon naman namin nakilala ang tatay mo. Habang ang mama at papa mo kasama ang asawa ko nakikipag-away at ako naman ay halos mamatay na nga sa gilid sa sobrang pag-aalala sa kanila. Masaya ngunit baka sa tono ng ina ni Tim ang kalungkutan at pagkamis sa ina ni Sky. Ang ama mo simula noon ay laging bumubuntot kay mama mo. Ayaw nga sa lalaki ng ina mo kaya laging tinataboy ang papa mo. Hanggang sa napalambot niya rin sa huli. Natatawang pagkukwento nga ng ama ni Tim. Naluha naman si Sky nang nagbigay ng litrato ang magulang ni Tim ng picture nilang dalawa kasama ang kanyang magulang. Nang muling nakita ni Sky ang itsura ng kanyang magulang, ay nakaramdam ito ng pagkamis, lalo na maraming nangyaring paghihirap sa kanyang buhay. Umiyak ito ng umiyak at niyakap naman ito ng magulang ni Tim. Nagpapasalamat si Sky na sa kabila ng lahat ay naikasal siya sa isang pamilyang mamahalin siya ng buo. Ilang buwan ang nakalipas ay dumating na ang araw na hinihintay ni Sky ang pagtatapos niya sa pag-aaral. Kahit na mas matanda na ito, sa kanyang mga kaklase ay nagawa pa rin niyang makapagtapos dahil sa tulong ng kasal nila ni Tim. Matapos niyang mag-graduate, ay ibinalik niya ang natitirang pera na ibinayad sa kanya ni Tim nang sila ay kinasal. Bakit mo pa ibabalik? Sa'yo na yan. Napatawa nga si Sky. Hindi ko naman kailangan yan. Tignan mo, wala pa sa 1/4 ang naibawas. Hindi ko alam kung paano gagastusin lahat ng yan. Kaya ibinalik ko na lang sa'yo. Kahit na pero pera mo na yan. Okay lang, alam mo kung bakit? Bakit? Takang tanong nga ni Tim. Kasi kung ano ang iyo, yun ay akin. Kaya marami pa rin akong pera. Natatawang saad pa nga nito. Nakangiting umiling-iling-iling lang si Sky. Pero sa totoo niyan, ay gusto niyang kumita ng sarili niyang pera. Alam niyang hindi naman na ito mahihirapan dahil halos lahat sa pamumuhay ni Sky ay sagot ni Tim. Gusto lang magtrabaho ni Sky at kumita ng pera dahil gusto niya marigaluhan si Tim at ang kanyang magulang nang galing mismo sa kanya at sa pinaghirapan niya. Hindi na lang aakalain ni Sky na kakaibang blessing pala ang magiging regalo nito sa pamilya. Ngayon alam ko na kung bakit nakakairita. Mang pagmumukha ni Tim. Hindi makapaniwala si Sky na tinitignan ng pregnancy test. Sinubukan niya lang naman ito dahil late na ang kanyang dalaw pero hindi niya aakalain na buntis na pala ito. Agad namang nagpa-check up si Sky para makumpirma ang kanyang pagbubuntis. Hindi niya mapigilan ang matuwa habang hawak-hawak ang kanyang dyan at tinitignan ang ultrasound niya. Isang buwan na pala itong buntis, mabuti na lang. At wala itong ginawang mabibigat sa kanyang katawan para makaapekto sa bata. Pagka-uwi ni Sky ay nagulat ito dahil meron ang magulang ni Tim at maraming pagkain na nakahanda sa lamesa. Ano pong meron? May nakalimutan po ba akong okasyon? Tanong pa nga nito. Wala naman. Hindi kasi kami nakapunta sa graduation mo kaya gusto naming i-celebrate. Mabait na sabi nga ng ama ni Tim. Niyakap naman ng ina ni Tim si Sky at sinabihang proud ito sa kanya dahil kabila ng lahat ng nangyari sa kanyang buhay ay hindi niya nakalimutan na tapusin ang pag-aaral niya. Parang hinahaplos ang kanyang puso nang marinig iyon. Pakiramdam niya. Kasi ayun din ang sasabihin ng kanyang ina kung nabubuhay pa ito. Agad na pinigilan ni Skaya ang sarili na maging emosyonal. Alam kasi nito
na dahil din sa kanyang pagdadalang tao, kaya siya nagiging emosyonal. Pagka-uwi ni Tim ay may daladala rin itong bulaklak, binilhan na nga ito ng mga regalo ni Tim noong araw ng kanyang graduation pero meron na naman itong pabulaklak kay Sky. Masayang nagsalo-salo ang pamilya at nagkwekwentuhan hanggang sa napunta ang usapan sa plano ni Sky ngayon natapos na siyang mag-aral. Gusto ko po sanang mag-apply ng trabaho para mas lalo akong matuto at may apply ang aking mga pinag-aralan. Pero magpapahinga muna ako ng ilang taon bago ko simulan ang plano ko. Kunot noong tinignan ni Tim si Sky, alam naman na nito ang kanyang plano. Kaya nagtaka na nga lamang ito nang nagbago ang isipan ni Sky. Bakit? May nangyari ba? May nararamdaman ka bang kakaiba sa katawan mo? At biglang nabago ata ang isip mo. Kaya nga, anong gagawin mo sa ilang taon? Bakit ka magpapahinga ng ilang taon? Nag-aalala ang pagtatanong naman ng magulang ni Tim. Natawa naman si Sky, sinabihan nito na hindi dahil sa may sakit siya o ano. Nagtanong-tanong pa ang mga ito para makasiguradong walang sakit si Sky na dahilan para kailangan niya magpahinga ng ilang taon. At inassure naman ito ni Sky. Sigurado ka? Nagpa-check up ka? Oo, nagpa-check up ako kanina lang actually. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Sky? Para nasamahan kita. Anong sabi ng doktor? Napangiti si Sky. Relax, chill. Hindi ako nagpa-check up dahil may sakit ako. Nagugulan ako sa iyo, Sky, at takihin na ako sa mga pa-suspense mo dyan eh. Natawa na lang muli si Sky at inabot ang kanyang bag. Isa-isa niyang nilabas ang tatlong pregnancy test niya at ang ultrasound niya. Kailangan kong magpahinga dahil ayokong ma-stress sa trabaho, delikado na at baka hindi ko kayanin ang hirap ng reality. Lalong-lalo na at naranasan ko na noon. Baka ano pang mangyari sa akin? Sa anak natin? Tim, napatayo sa gulat ang ina ni Tim, napasinghap naman ng malakas ang ama. Samantalang si Tim ay parang naging statwa at hindi gumagalaw, nakatulala lang ito. Kinaway naman ni Sky ang kanyang kamay sa mukha ni Tim, ngunit wala pa rin itong react. Sad tuloy ni Sky habang winawagayway ang kanyang kamay. Hello world! Hello Philippines! Hello planet Earth! Pero sad naman ni Tim. Teka, may HIV ka? Di ba nakakamatay yun? San ka nahawa? Ayokong mawala ka. Sunod-sunod na saad ni Tim. Napaawang na nga lamang ng bibig si Sky. Sa kahihiyan at nilapitan nga, nangama ni Tim ito at malakas na hinampas sa ulo. Paano mo nagagawang patakbuhin ang kumpanya na pinaghirapan ko sa utak na yan? Nahihiyang sigaw naman ang ama ni Tim. Wala kang sakit? Eh ano to? Nag-positive ka sa COVID? Halika na at bumalik tayo sa ospital. Napahampas na nga lamang sa noo si Sky. Kinuha nito ang ultrasound at pinakita kay Tim. Ultrasound to ng ano? Tiyan mo? Eh bakit may bukol sa loob? Akala ko ba wala kang sakit? Ano ba to ha? Unless nakakain ka ng sira ulo. Buntis ako. Utak talang kaka na naman Tim. Sad naman ni Sky. Buntis? Pag-uulit nga ni Tim. Hindi pa ba nagsisinkin sa utak mo? Buntis nga ako, magkakaanak na tayo. Magiging tatay ka na. Magiging nanay na ako at lalong-lalo nang magiging lolo at lola na nga sila. Mama at papa mo. Namilog na lang ang bibig ni Tim nang na-realize niya ang gustong sabihin ni Sky. Natawa na lang ang ina ni Tim at sinabing hindi naman na ni Tim iyon sa kanya kundi sa kanyang ama. Nang tuluyan ang nag-sink in sa utak ni Tim ang pagbubuntis ng kanyang asawa, ay umiyak ito, humagulgol ito, sa sobrang saya. Masayang napangiti na lang si Sky at niyakap ang asawa. Pati na rin ang magulang ni Tim ay tumatawang lumapit sa anak para yakapin. At mabilis nga na lumipas ang mga panahon. Dahil nga sa sobrang pag-aalaga ni Tim sa kanyang asawa na si Sky at itinuring na prinsesa nga ang dating tomboy. Ngayon, nagkaanak na nga sila nang hindi lang isa, kundi apat pa nga
na talaga namang nagpapasaya at kumumpleto sa kanilang pamilya. Quadruplets nga ang kanilang naging anak at wala na nga silang mahihiling pa dahil yun nga ang gustong gusto nila na maasam sa kanilang buhay at yun na lang ang kulang. Nagpapasalamat sila sa may kapal dahil nga sa lahat ng blessings na kanilang natanggap. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Team at Sky. Shoutout po sa mga sumusunod. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Anaban, Flor Salvalion, Kuit, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteris Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcillas, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding, Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Reseline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Dai Pangan, Lin Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Michi Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lin, Merly Lin, Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annaline Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po.